guys! Good afternoon, Philippines and konnichiwa, Japan, and welcome back to my YouTube channel, Test Japan, guys. And today's video, guys, magchichika lang ako sa inyo, update doon sa nangyari. Kasi may mga nangyari doon sa in-upload ko na may na-recruit kami sa Tagayan. Iyon yon. Ito yung aking ichichika kasi ang dami talagang nangyari. Kasi 11:30, umuwi na kami. Tapos ang natira doon, si Chimpusan, si Calvo, at saka si... itong si yung isa pa yung si Krokisang at saka si si Inchik. Oo, siguro mga 12:30 na yun. Ano, hindi ko alam bakit nagising sila doon kasi sa first floor. Wala kasing naka-check-in doon. Doon nila sa taas ng hotel pina-check-in sa mga second hanggang third floor kasi yun. So nandoon sila sa ano, sa first floor. So ngayon, nakita namin sa CCTV na basta gising pa talaga sila, oo, ang gugulo nila doon. Pumunta itong si Calvo sa kwarto ni Inchik. Tapos bukas itong ano, siguro nag-aano doon si Inchik sa loob ng kwarto, baka parang nagwawala o ano, hindi maintindihan. Pagbukas ni Calvo ng pinto ng kwarto ni Inchik, lumabas naman itong si Inchik. Tapos ang ginawa ni Inchik, tinulak niya dito sa may dibdib. Pagkatulak niya sa dibdib, napagano naman si Calvo. Tapos, ano, takbo ng takbo si Inchik hanggang sa labas ng hotel. Oo, para siyang sinaniban. Oo, para siyang sinaniban talaga. Hindi niya na alam ang gagawin. Alam mo yun, may imagine mo pag hindi sila sa araw, pag hindi sila nakainom ng alak. Napaka-desente nilang tingnan. Parang, alam mo yon, may imagine nyo yung mga, tawag dito, yung mga nakakatakot. Hindi naman nakakatakot na mga bossing talaga. Hindi naman. Kumbaga, parang mga businessman makikita. Pero pag, oo, pag nakalasing, nagbabago talaga yung tao. Oo, yun, lumalabas talaga yung, syempre, ano na yung alak, demonyo na yan eh. O, para siyang sinapian. Tapos, labas naman si Chimpusan doon sa kanyang kwarto. Sabi niya kay Calvo, nasaan na si Inchik? Sabi niya ganun. Naku, ayun, nasa labas nagtatatakbo. Eh, si Calvo, lasing na lasing din yun eh. Parang nahimasmasan lang, pero yung alak sa ulo niya, nandiyan din. Tapos ngayon, si ano talaga, si Chimpusan talaga yung ano. Para na siyang ano eh, parang, basta takbo na siya dito, takbo doon. Kaya nga yan siya hindi umiinom pag nagiinom. Pag nagkayayaan mag-inuman ito mga bossing kasi hindi yan siya umiinom kasi alam niya talaga na ang gagawin niya talaga may trabaho pa talaga siya mamaya. Oo, kasi alagaan niya pa yung mga ano, yung mga kasama niya. Tapos yun, dihinabol niya na naman sa labas. Buti na lang, nung time na yun, siguro mga 12:30, hindi na kasi akay si Inchik ng taxi. Wala siya talagang damit, as in damit niya lang. Buti nga, hindi pa siya nakahubad. Oo, nakadamit pa siya. Wala siyang dalawang wallet, wala siyang dalawang bag. Oo, pero yung sasakyan niya, malaking sasakyan, nakaparking doon sa labas ng hotel. Ewan ko, siguro wala na talaga sa animo niya. Oo, parang ano na siya, parang... Oo, parang hindi na siya talaga. Parang na siyang sinapian. Tapos ngayon, hinabol naman ni Chimpusan doon sa labas. Tapos akay-akay. Tapos isang si Calvo, sinundo niya rin, di akay-akay na nila. Itong si Inchik, hindi na talaga maganda ugaga sa kanyang paglakad. So ngayon guys, panoorin nyo ang video na ito. Kuchika. Okay, hello. Hello. これすごいわ。すごい。わ、いい子もこれももうすごいなんか仲間に入っとったわ。早くし。もっと来ちゃう。パラシナピアなんかの。パラシナピア。おい、これ。じゃあ、俺携帯俺が携帯よ。ああ。ズノさんなんかデモニックポジションする。携帯ないの携帯動きだす。パラシナピア。
tai ni ana kore kore ma datsu no dasa ya de te san ato ya de ma ni ya de se ho ga oki ga de ki sa sa i se i se i se ho ga kui na mo shi kumaru de ora mata i kon yo kawaii ta kore ano doro すごい。一番なの。これ。まあ、すごい。もうダバカツコ。うん、続き。うん、なら狭しインチ。来てきよな。はい。わ。ああ、手伝うで。ちょっと飲んだおしゃとと。いや、手伝うで言ってんね。手伝いしてるけど。 やめて。優しくやすね、本当に。優しくやな。また優しいのか。そんなボコボコしていいや、もう優しいやまだ。起きた。また立てた。これまた触るな。何やねん。手伝ってやってみようけ。ほら、今終わったな。 めっちゃたけちゃんよ、もうしんどかったよな。完全に手伝わなくて。もうしんどかったよな。手伝えてないから。あ、大変や。うわ。もう手伝もう倒れてる。もうなんか、肩二人ラブラブしてる。でも、手が首に見てみ。捕まえてるんですよ。行こうとしてるから。 しんどい。しんどいよ。ほんま、たけちゃん偉いな。しんどい。あんだけ若いから。わあ。いや、じゃない。飲んでるの？今はダバーカツコ、ガイス。行くのね。で、なみなラミアンに。終わってから。アンシャンパガラオ。触るな。面白いな、ほんま。 Ayan na guys, nakita nyo na kung anong nangyayari, diba? Tawa talaga ako ng tawa dyan kay Chimpusang kasi hindi yan siya talaga, hindi niya talaga yan. Ano, alam mo yon yung hindi siya nagagalit, hindi masyado siya ma-patient, maano siya talaga, basta sinasakyan niya lang lahat-lahat. O pero nung time na yan, yun, nangyari dyan sa video na yan, na itong si Calvo talaga, sobrang kulit. Imbis na tumulong, ang gusto kasi ni Calvo, tumulong pa siya dyan sa video na yon, tutulong siya doon kay Inchik. Kaso nga, hindi nga, kumbaga parang, hindi matapos-tapos yung pagligpit nila doon kay Inchik dalhin sa kwarto kasi magulo itong si Calvo. Dapat ito lang yung isang Koreano at saka ito lang si Chimpusang. Kaya na nilang dalawa. Si Calvo lalo siya nagpapabigat kaya nagalit itong si Chimpusang. Ano na siya, pagod na siya talaga. Italagang, alam mo yun, inis na talaga siya kay Calvo. Pero inexplain, pero nung nangyari na yung time na yun guys, sa CCTV na yun, CCTV na kinuha yun mga sumunod na araw na sinabi niya sa amin yung nangyari. Tapos ni-review yung CCTV. Tapos sabi ko, i-record ko kasi nga, tawa talaga ako ng tawag kay Chimpusang. Ang nanonood doon, si Bossing, ako, at saka si Calvo, at saka si Chimpusang din. Oo, tawa ng tawa din si Calvo doon sa nangyari sa kanila nung gabi na yun. Ano na siya, umiiyak na siya, kakatawa. Tapos kami, sobrang tawang-tawa na rin talaga sa namang yan nangyayari sa kanila. O diba, ganyan yan sa kanila dito. Wala na yan sa kanila, pagkalipas ng kinabukasan, wala na yan. Kasi nga, ano na yun, understanding na inakainom, ganun-ganun. Wala lang, parang mga ano na parang family na talaga. So, walang pikunan. Pero nung time na yun, ramdam na ramdam ko yung pagod ni Chimpusang doon sa video. Oo, kasi tingin, ano, kumbaga parang babantayan niya si Calvo, babantayan niya rin si Inchik. Talagang, oo, hirap talaga
kumbaga sabi niya, imbis na makatulong ka, pumunta ka na lang sa kwarto mo, matulog ka para makapagpahinga na rin ako. Yun ang in-explain niya nung pinanood namin. Sabi niya, inis na inis talaga ako dyan kay Galbo, sarap talagang suntukin, sabi niya. Pero hindi yung totoong suntok yung ginawa ko sa kanya. Sabi niya, yung sinipa ko sa kanya, ano lang yun, parang tinapik-tapik ko lang siyang ganoon. Kasi sabi niya, bala ko talaga, sabi niya ganyan, daganan ko talaga siya ng tuhod kasi sobrang kulit-kulit. Oo, sabi niya, pero hindi ko ginawa yun. Sabi niya, parang yung tinapik-tapik, sinipa-sipa ko siya. Sabi niya, hindi totoong talagang sipa na masakit yun. Parang kinabig-kabig ko lang siya. Ay, tawa din ang tawa talaga si Kalbo. Oo, sa kwento ni Chimpusang talaga. Sabi niya, hindi ko na talaga maalala yung nangyayari. Sabi niya, pero nakikita ko sa video, sabi niya ganun ni Kalbo kasi hindi niya na rin natandaan eh. Nasabi niya, gusto ko talagang tumulong. Sabi ko, ikaw kasi pag nalalasing ka, sobrang kulit-kulit mo talaga. Kahit ako minsan nakukulitan na rin sa'yo. Oo, kasi kung pag nalalasing yan si Kalbo, alam na namin yan pag nalalasing yan kasi pupunta na yan. Sa kakilala yan, katulad kay Chimpusang, meron na yung alam mo yung kamay niya, parang gorilya na yun, parang unggoy na yun, kumakapit na talaga, parang tuko na talaga, kumakahawak yan dito, ganyan. Iyan payat-payat pa niya, tapos parang alam mo yun, parang buto na, nakagano na talaga na skeleton. Oo, ang titigas pa naman ng mga kanya, mga buto-buto. Oo, kasi iniisip niya, sa isip niya daw, pag binitiwa niya daw, matutumba siya. Pero ang hindi niya alam, yung hinahawakan niya, masakit na, naiinis na sa kanya. Oo, ganyan siya ng ganyan, ganyan, ginaganyan, ganyan niya. Lahat ng ako lang, hindi niya magalaw-galaw. Kaya nga sabi ni Chimpusang, sabi niya, bakit ikaw pag nalalasing, lahat kami ginaganyan mo, pero bakit pag babae ang katabi mo, hindi mo ginaganyan? Sabi ko, oo nga, sabi ko, hindi ko na-experience na ganyanin ako ni Kalbo. Alam niya alam niya sa isip niya kung sino ang pwede niyang hawakan at hindi. Naka-ano na yun, naka-set na sa mind niya siguro kahit hindi siya lasing, oo. Na hindi niya ako pwedeng hawak-hawakan, hindi niya ako pwedeng galawin, suntukin siya ni Bosing. Makakatikim siya. Pero sila talaga, kahit si Bossing yan, na ano na yan siya, na tawag dito, nakarate na yan siya ni Bossing si Kalbo, oo. Palagi yan silang ganyan. Kinabukasan, pagising niya ni Kalbo, ang dami niyang sugat, ang kulit-kulit niya kasi, alam mo yung kung paglasing na, kasi kung hindi siya tutulungan maglakad, diba, nagkakanda tumba-tumba siya, merong nadadapa siya, kaya siya may mga sugat-sugat, hindi yun sa mga kasama namin na sinusuntok siya, hindi. Ang ginagawa nila parang tumigil, uy, nahawakan niyan siya sa kamay, yung kasi maingay yung bunganga niya, ginaganyan siya, ginaganyan yung bibig niya para hindi siya maingay. Pero yung mga sugat niya talaga, siya talaga ang may gawa. O hindi yung mga kasama niya. Siya talaga ang may gawa sa sarili niya. O kinabukasan. Ang dami kong experience talaga kay Kalbo. Mayroon ang bigla na lang yan kinabukasan pag sinundo na namin sila. Yung uso niya parang si Tweety Bird. No, namamaga na. Ang dami niya ng sugat. Oo, sabi ko, hindi siya pag nakikita ko, ano nangyari sa mukha mo? Sabi ko, bakit yung usap mo para ka na si Tweety Bird? Gumo. Kasi nga, nung gabi na yun, alam ko yun, nadapa yun siya. Itumama talaga yung mukha niya sa simento, gumanon talaga. Pak, hindi kami nakaabot para siya hawakan. Nadapa. Buti yung ilong niya, hindi nabali. At yung ngipin niya, ginaganon, inuuga-uga. Yan sabi niya, buti na lang, hindi natanggal din yung ngipin. Oo, ang dami. Basta si Kalbo talaga, expected na yan pag siya nalalasing. Yun kasi yung sa pinupunta namin palagi, medyo malapit lang kasi. Pero pag yung dati sa shop ko, oo, ang dami niyan kasi siyempre, halimbawa ako nakainom na rin, ako, sila Chimpusan, sila Bossy, nakainom na rin. Siyempre, parang alam mo yon yung, hey, bakit pa ba kita, iinom-inom ka sa sarili mo, hindi mo kayang kontrolin, ganun. Kumbaga,
inom-inom ka, tapos asa-asa ka sa amin na ano, hindi yan sa kanila dito, ganyan. Guys, pababayaan ka ng ibang mga kasama mo. Ito kasi, parang mga family na rin, parang family na talaga kasi hindi nila kayang tiisin yan eh. Pero, ang iba nakikita ko, yung sa shop ko na mga ano nila, partner-partner nila sa ano, mga customer nila sa mga trabaho nila, sa kumpanya nila. Oo, pinapainom nila, inom sila. Yung mga kasama nila pag nalalasing kahit kanta suka, hindi nila tutulungan. Ang reason nila, iinom-inom ka dapat. Alam mo kung hanggang saan ang limit mo. Oo, naaawa ako talaga na hindi talaga nila tinutulungan. Pero pinapainom naman nila ng pinapainom. Mm-mm. Pero ito mga kasama ko, hindi eh. Ito talaga kasi si Calvo, sobrang kulit niyan. Kaya lagi akong natawa pag ako nagbibideo sa kanila. Kasi ang kulit niya talagang, natatawa talaga ako sa kanya. Oo. Naiinis lang ako pag nangungulit na siyang hawakan niya na si Chimpo, si ano, ganyan-ganyan, makulit na. Yung nakikita ko na sa mukha ko na parang irritable na rin yung iba, si ginaganyan niya, irritable na. Oo, pinagpapasensyahan na lang din siya talaga. Siyempre, kasi nga, mga nakainom din. Oo. Talagang, uy, nakakarati na yan. Lagi yan siya kinakarate ni bossing dati kasi ang kulit-kulit. Oo, siyempre sa shop ko, nag-iingay siya. Sasabihin yan, shop ko daw, shop yan itis, huwag kang manggugulo dito, huwag kang maingay. Kung maingay ka lang naman, iiwanan kita dito, uuwi ako. Kahit ayaw akong iwanan ng isa, uuwi yan mag-isa, hahayaan yan. Huwag kayong uuwi ha, bantayan niyo yun, bantayan yung isa dyan. Kasi sabi niya, ako ang nahihiya sa ginagawa mo, ang ingay mo, may ibang customer eh. Tapos magaganyan ka, oo gusto niya. Sa shop ko yun, siya ang nahihiya. O diba, inaalagaan niya yung reputation nung shop ko at saka ako din. O ngayon, pag wala siya, ano lang talaga to, masyadong baby-baby lang to kasi si Calvo eh. Oy, matindi yan talaga nangyari. Oo. Eh nung nakaraan guys, ito nga yon yung video na ito, nung nakaraan ng video, kinabukasan ay sumunod na mga sumunod na araw, nagkita ulit kami. Sabi ko, ano nangyari? May sugat siya dito guys, may sugat siya bilog. Oo, ang hapdi daw pa na ang hawak-hawak niya, tapos may sugat din siya dito. Saan na makuha yung sabi niya, hindi ko alam. Nag-iisip naman kami mga kasama ko nila, Chimpo tsaka na bossing. Saan mo nga naman kinuha? Sabi namin, baka nagkandadapa ka doon sa kwarto mo. Sabi niya, hindi ko rin matandaan. Sabi niya, siguro. Grabe talaga yan. Oo, minsan, hindi din talaga namin alam. Kasi sa sobrang kakulitan niya minsan, makikita na lang namin minsan sumunod na araw, medyo may patak-patak siya ng dugo dito. Kasi nagkakandadapa-dapa pala siya. Oo. Pero hinahatid naman namin siya sakto sa kanyang kwarto. Nandun naman si Chimposang. Siguro pag naninigarilyo siya o ano, yung alam mo, babangon siya, hating gabi, iihi siya, tapos nadadapa-dapa siya. Oo, grabe talaga to si Inchik guys. Hindi pa talaga yan ang nangyari. Yan ang nangyari, hindi ko pa, yan lang ang kinuhanan kong video sa CCTV. Pero habang piniplay ang CCTV, kinukuhanan ko ng video kasi tawa talaga ako ng tawa dan kay Chimposang. Kasi first time ko na nakita na talagang nagalit siya talaga. Oo, galit siya talaga. Naasar talaga siya kay Chimpo kasi syempre pagod din siya talaga. Oo, kaya yan siya hindi umiinom talaga pag marami kami. Kasi alam niya na yung trabaho niya after. Oo, tapos ano, ito pa si Inchik talaga guys. Uta! Talaga kami ng tao, iyak na kami talaga na, alam mo yun, yung mga mata namin basa na yung sa luha sa kaiiyak. Kasi itong si Inchik, pagdating siguro ng mga 3, lumabas siya, diba, hinabol siya sa labas, di na ibalik na siya sa kwarto after ng tinulak-tulak ni Taki, nagalit si Chimposang kay, ano, kay Calvo. Tulog na sila Chimposang, tulog na rin si Calvo. Lumabas ngayon itong si Inchik, alas 3 na madaling araw sa kwarto niya. Ang ginawa, wala na siyang pants, t-shirt, anong sando na lang. Yung pambaba niya wala, syempre black and white naman yung CCTV, hindi naman kita. Ang galing din ng CCTV talaga, hindi pinakita yung private part na talagang puwit lang. Oo. Tapos ngayon lumabas siya. Sa labas siya ng pinto ba naman umihi? Akala niya siguro CR.
Tapos, ito kasi ang ano door ng hotel, automation, automatic. Paglabas siya ng pinto at umihi siya doon, yung alam mo yung pagpasok niya, hindi na siya makapasok kasi naka-auto lang. Tapos sabi niya sa pinto, ginanong gano'n niya, hindi talaga mabuksan. Tapos eh, syempre, nakahubad pa naman siya, wala pa siyang brief. lasing pa siya talaga, ang dami niya talagang ininom. Nagwalwal siya doon sa loob nung huli eh. Nagkandutulo-tulo na nga dito, o nagbigay pa nga siya ng tip doon sa batang Koreano na sa tatlong lapad daw. Gulat nga kami. Tapos ngayon, tapos yun, nasa labas na siya. Eh, syempre, mga tulog na yung mga kasama. Buti na lang doon sa first floor, sa hiliran ng kanilang kwarto doon, walang naka-check-in. Sila lang talaga naka-check-in doon. Alam nyo ang ginawa niya, guys. Doon siya natulog sa labas ng kanyang kwarto. Tapos sa harap ng pinto ni Chimpusang, nagsuka siya doon. Eh, syempre, mga tulog na yung mga kasama, natulog siya siguro mga 30 minutes. Eh, ang lamig pa naman doon. Ang ginawa niya, paikot-ikot siya. Nakatagilid siyang ganun pahiga, tapos nagdumapa na siya, tinatago yung braso niya, yung pit na nakikita, tawa talaga kami ng tawa, pati si Bossing mamatay-matay sa tawa sa kanya talaga. Tapos ngayon, tumagal talaga yun guys, tapos ang ginawa niya, nung medyo nahimasmasan siya siguro, kumatok siya sa pinto ni Kalbo. Eh, siyempre si Kalbo tulog na tulog din. Hindi yan naisip katukin si Chimpo eh. Kung si Chimpo sa kanyang yung kanyang kinatok, mabubuksan siya. Di, ang ginawa niya, natulog na naman siya. Ganun na naman, tagilid, padapa na naman siya. Ganyan talagang alamig-lamig. Hanggang sa siguro mga alas, siguro mga na yun, mga isang oras mahigit siguro. Mga 4 na siguro yan siya na doon. Ang ginawa niya, bumangon siya. Hawak-hawak niya yung kanyang harapan para hindi makita. Naganap siya ng pinto na mabubuksan. Ang nabuksan niya, ang pinto nung isa ni Kuroki-san, yung isang vice president nga, nabuksan niya. Eh, syempre, wala siyang breath, di ba? Si Kuroki-san, tulog na tulog naman yun. Buti na lang, ang kama ni Kuroki-san, nung kasama nun nila yung ni Vice President, ni BP, is hanggang second bed, double bed yun eh. May first, may dito natutulog si VP, tapos dito siya. Ba, alam niyo, umakyat dun sa may hagdan pa. Doon siya natulog. Magulat kami siguro kung talagang tumabi siya kay BP. Oo, kasi wala talaga siyang brief. Tapos nauna naman siya nagising kay BP. Siguro mga 6 o'clock na yun siguro. Nagising siya, lumabas siya ng pinto. Nakaano na siya. Nakatapis na siya ng tuwalya. Mapasawi talaga mo. Grabe talaga experience. Nakatapis na siya ng tuwalya. Ay hindi, mga na yun. Mga 9 a.m. Oo, 9 a.m. Kasi may pumasok na yung manager ng hotel. Naandoon na eh. Nag-check-check na doon sa counter. Tapos ang ginawa niya, lumabas ito si Inchik, nakatawil na siya. Tapos sabi, binubuksan niya yung pinta niya, hindi niya mabuksan. Tapos ang ginawa niya, tinawag niya si manager, tapos pinuksan ni manager yung kanyang kwarto. Doon, nakapasok siya guys, grabe talaga. Ay, grabe talaga. Oo, pag naalala ko, tawa talaga ako ng tawa sa nangyari sa kanila. Yan talaga ang kaya nga drink moderately, 'di ba? Pero kasi ito, at saka guys, ito pa nung mga sumunod na naman araw nagkita kami kasi kakain na naman ulit kami, pero hindi nakasama sila Inchik tsaka si BP, umuwi na eh. Sabi ni Chimpusang, sabi niya ay sabi pala ni Bossing, sabi niya nawalan daw ng pera si Inchik ng 20 kalapad. Sabi ko, paano mangyayaring mawalan siya ng 20 kalapad? Sabi niya, hindi rin natin alam. Sabi niya, hindi naman siya nagbayad. Kaya ako naman ang nagbayad lahat. Sabi ko, oo, sa restaurant. Doon sa bar na pinuntahan namin. Hindi naman siya nagbayad. Sabi niya, di ba, nag-tip siya doon sa kay Koreano. Sabi niya, siguro doon sa restaurant, kasi Chinese restaurant yun. Or baka nag-CR siya, na pinagbibigyan niya ng tip. Oo, nawala na. Alam niya naman sa sarili niya kasi ganun daw sa bansa nila. Siyempre, nasa bansang Japan. Kasi ang mga Hapon, guys, ito sabihin ko sa inyo. Huwag kayong maninibago, huwag kayong magtaka na pagdating nyo sa Japan dito, hindi uso dito ang tip.
Oo, kahit saan ka magpunta, tinanggal yon ng Japan government ang magbigay ka ng tip ng tip ng tip. Oo, hindi nila yan pinapayagan dito. Magbigay ka man siguro yung patago, pero hindi talaga siya inaallowed hanggat maaari. Kasi nga iniiwasan nila, natatamarin na daw yung mga natatamarin na yung mga staff na magtrabaho, maghintay na lang doon ng tip. Yung alam mo yung service nila, hindi na nila mai-deliver ng maayos dahil naghihintay sila ng tip yung ganoon. Diba katulad sa atin sa ibang bansa, parang hinatid lang ako nito sa kwarto, nagdala ng bag, hindi na makaalis sa pinto kay naghihintay ng tip. Iyon ang iniisip nila. Iyon ang iniiwasan nila dito, hindi talaga. Pero itong si Inchi kasi, syempre, katulad sa Pinas, sa ibang bansa, mahirap na po, nagpunta dito para lang magtrabaho, na syempre yun, parang pang ano lang ba, pang binigyan ng tip, ng ganoon. Ay, nung gabi na yun siguro, sabi niya nga na wala siya ng 20 kalapad, o i-minus na natin yung binigay niya kay Koreano na 3 lapad, 70 na lang. O baka doon sa restaurant na pinuntahan namin, baka nagbigay siya doon, o kaya sa mga bar doon, nagbigay siya ng patago nang hindi namin nakita. Oo. So siguro sabi namin na alam niya naman sa sarili niya kung saan niya ginastos ang pera, kasi kung nakita natin, oy, nagbigay ka sa ganito, ganyan-ganyan, nakita namin. Oo. Imaginein mo na wala siya ng 20 kalapad. Sa amin niya na lang sana nagbigay. Sabi ko nga sa susunod mag-game-game na lang tayo, tapos tayo na lang makaano ng pera. Oo, kung saan-saan siya nag-ano, nawalan siya ng 20.